So, etong recipe natin for today, this is similar, para siyang dongpo pork or patatim, pero para sa akin ha, mas type ko to dahil mas madaling lutuin. You only need around 30 minutes, but ganun din kasarap or mas masarap pa, especially kung maraming kanin and mas maanghang. Today, let's cook hoisin pork. How easy is this? So, meron ako ditong pork belly. That I'm just going to cut. Ganito lang, parang mga ilang inches pa to. 4 to 5 inches. And then, ipipila ko lang yan dito sa aking pan. Mga 1 kilo lang po ito. Just cut it like that. Perfect itong pambaon, pang-ulam, panghanda. Kasi ang mga bisita mo nako, they will feel extra special. Bonggam-bongga po ito. Pero magugulat ka talaga kung ganong kadali siyang lutuin. I'm using liem po para may layers of fat. Mas masarap, mas malinamnam. Okay, I'll just wash my hands. And then how easy is this? Ganito lang. So yan, lagay mo yan dyan. And then let's put the other ingredients. First, I need grated garlic. Just grate the garlic. Just put 2 to 4 cloves of grated garlic. Sliced onions. Hindi mo kailangan pabonggahin ang mga pagsislice niya. Just cut it like that because you just want the flavor and the texture. Three tablespoons of hoisin sauce. I love hoisin sauce. Yung nandun yung tamis, nandun yung nice color, and the oriental flavor. Lalahat ko na to kasi ayan na, mga 3 tablespoons na yan. And you also need to put some water. So iaalog ko yung tubig ko dito sa bote ng hoisin sauce para hindi masayang. Okay, perfect. And then to give it a nice kick of spice, let's put 1 tablespoon of gochujang. I'm putting around 2 tablespoons kasi gusto kong may spice. Really up to you. And splash of soy sauce. Around 3 to 4 tablespoons. For that added sweetness, honey. Around 2 tablespoons. I put baking soda para lang may tenderizer tayo. Just around 1/2 teaspoon of baking soda. And some salt. So the next step, imamassage mo yan. Patay pa po yung apoy, ha? Huwag mo bubuksan ng heat. Baka heated massage ang mangyari sa'yo. So ayan, imassage-massage mo lang just to let all the flavors bind together. Actually, pwede mo nga i-oven to if you want. And then, i-braise ko lang to with the cover. Pero ipipila ko yan nicely. Ayan, pagka-massage mo, ipila mo lang nicely. Eto, we call this one-pot meals. So, kung saan mo siya binabad, doon mo na din po siya inuluto. Nakatipid ka sa oras, nakatipid ka sa hugasin. Pero ang gusto natin is, hindi ka lang nakatipid. Ang gusto natin, bongga ang lasa. Bongga ang presentation. Bongga ang texture. Okay? So,
Huhugasan ko ulit ang kamay ko. Parang tinatawag ako nitong bawang dito. Wag ko na daw sayangin. So, ilalagay ko na lahat yan. All the grated garlic. Let's just put it like that. I'll wash my hands quickly. Let's turn on the heat. Medium flame. And put the lid. Pwede mo din gamitin dito ang all-purpose pot if you want. Kung meron ka na, di ba? So, yan. Ang gagawin natin dyan, with the lid on, you're going to braise it for around 10 to 15 minutes just to soften the meat of the liempo. Tapos nun, tatanggalin natin yung takip to reduce the sauce and para mag-brown yung labas ng ating pork. So, balikan natin. Okay. So, after around 10 minutes, pwede ka magbalibaliktad. See? Para lang pantay yung pagkaluto. Ayan. Pero arrange mo pa din siya in a way na nakahiga. Okay? Nakalapat yung liempo. So, when you plate it later, maganda pa din siyang tignan. Okay, and then cover it again. 5 to 10 minutes again. Okay, nag-brown na. So, ibalibaliktad mo para lahat yan ay mag-brown ng pantay-pantay. And then now, pwede mo nang hinaan ng konti yung apoy. And then, iwan mo na lang yung takip ajar. Okay? Low flame na tayo ngayon. So, until medyo mag-dry ito. Okay, and then here, nagpapakulo na ako ng tubig dahil mag-blablanch ako ng bok choy. Ito ang ilalagay natin on the side, ipapartner natin sa ating hoisin pork. So, itong hoisin pork ko, tumunog na yung timer. It means it's done. Pero, gusto ko mag-brown pa yung ibang sides nitong mga pork na nasa ibabaw. So, konti pa yan. Low flame naman. But, luto na po ito. Ang bango-bango niya. Patayin na itong timer. And then, let me blanch some bok choy. So, meron lang ako ditong simmering water. I'm going to put some salt. Little bit of salt. And let's just blanch mo lang ng mabilis yan dyan. Okay. Just quickly because ayaw naman natin na and then here, I'll just saute some carrots. Carrots. Lagyan natin ng konting butter. A little bit of salt. Oh, diba? Kung wala kang maisip na lutuin, na iulam ninyo, gusto mo parang medyo restaurant style. Oh, magluto ka ng hoisin pork. Look at that. Diba? Look at the nice browning. Pero, oh, walang pilansik. Wala kang kukod ko ring ihawan. I like to try. Kasi mamaya sa tasting, ayoko mapahiyang iro-rolyo ko yung mata ko, pero hindi pala masarap, no? Tingin yung konti tubig. Want to try it. Kasi kung medyo kulang sa alat, pwede mo pang lagyan niya ng soy sauce. That's so good. Alam mo yung para siyang
parang patatim na may char siu pork. You know, the char siu pork yung ino-order natin sa Chinese restaurant na ang mahal-mahal. Pero, mas madali pong gawin to. Chinarchar lang po natin. Actually, kung babasahin mo sa mga cookbook, wala naman po talagang ganitong recipe. Chinarchar ko lang to noong isang araw. Testing ko lang. So, allow me to plate this. I-plate natin ng bongga. And then, tikman natin ulit with rice. So, meron ako ditong bandehado. Dito ko i-plate para mas bongga siya with our bok choy. Okay, so this is what I did. Tinanggalan ko to ng ilalim para meron bed of bok choy dito. Ipipila ko yung ating hoisin pork dyan. Kasi diba, kung ilalagay kong ganito, pag may kumuha ng isa nito, gugupit-gupitin pa niya. So, gupit-gupitin na natin. Ayan, put bed of bok choy. May ako kasi medyo naiimbier na po ako pag... Yung para bang papahirapan pa akong kumain. And... Huwag ka po makontento sa ganyan. Teka lang. Asnan mo ng konti. Kasi baka mabas yung bok choy mo. Sabihin, mataba. Okay, asnan ng konti. And then, ilagay na din natin yung ating carrots. Diba? For color, texture, flavor. Bago natin ipila ang ating hoisin pork. Perfect. Now, ito ipipila mo lang yan ganyan. Ay, bukas pa pala yung apoy ko. My God, nag-play-plate ako. Bukas pa yung apoy ko dito. Alam ko, may magko-comment. Bukas pa po yung apoy mo dun sa kabila. Diba, I can read your minds. Diyan. Diba? Gusto mo yung pwede kang sabihan ng asawa mo na magtayo ka na kaya ng restaurant. O, diba? Tapos sasagot ka na lang, bigyan mo akong puhunan. These are restaurant quality foods that we can easily prepare at home. Nagyan ko pa ng isa. Okay, perfect. Okay, let's put some sesame oil. Just a bit. Tapos, pwede ka din maglagay nitong mantika dito. Ito, yung tumagas na mantika from the... Isn't it super bonga? Diba? Meron pa tayong mga plating tips. Kung dadating ang biyenan mo, oh, meron ka nang i-prepare, magluto ka ng hoisin pork. Kung hindi kumakain ng pork, si MIL, si mother-in-law, then you can use chicken thigh fillet and then lagyan mo pa ng konting hoisin sa gitna. Para lang may ano din, may pang bakit ko nilalagyan ng finish ng hoisin sa gitna? Because hindi naman sa meron tayong kailangang panindigan, but the main flavor has to be there. Pag sinabi mong hoisin pork, pagkain, dapat nandun talaga yung hoisin. Dito kasi, we've added other ingredients. So medyo, ay, may nalalasahan akong iba. Parang nalalasahan ko yung honey, nalalasahan ko yung gochujang. So pagdating dito, hoisin yung star sa unang kagat. So, there you have it, our hoisin pork. I'll get some rice and tikman natin. Okay, let's try this. Masarap din yung gulay niyan. So, getchangin natin.
natikman ko na yung pork kanina, di ba? Ang gusto ko is titik kakainin ko siya with the rice para total experience. And I love that the pork is tender. The sweetness is there, but it's not overpowering. And nandun yung saltiness, the oriental saltiness that I really love. The vegetables with the sesame oil. Super bongga. Yun dito sa may fat, tatanggalin ko lang yung makapal na fat ha, kasi I'm avoiding fats, fatty foods. Pero dito yung mas malasa, kasi syempre, fats absorb all the flavors. Oh my God. Gumawa ka na. I'll see you soon.